I'm Hurricane Peter McNeely from Medfield, Mass. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. Mills Lane had stopped that nonsense because it was starting to butt heads. Magloko ka na sa bagong gising. Huwag lang sa boksingero, nakakalabas lang sa kulungan. Yan ang nangyari sa maangas na boksingero na inakalang makakaya niyang pabagsakin ang kinatatakutan noon na si Mike Tyson na kalalabas lamang ng kulungan matapos ang 3 taon. Isa ka sa maswerteng boxing fans kung inabot mo ang panahon kung saan ang tinaguri ang baddest man of the planet na si Mike Tyson ang namamayagpag sa heavyweight division. Oh, that is right hand. And within seconds, Savarese is down on the canvas. I told you Savarese was going to underestimate his speed and his power. Sa tingin at aura pa lamang ay malamang na makaramdam ng takot ang sino mang makaharap nito sa ibabaw ng lona. Karamihan ng nakakalaban nito ay hindi tumatagal sa laban dahil sa pambihirang bilis at lakas nito. Hindi naman naging hadlang para kay Tyson ng kanyang height na 5'10 para maging kauna-unahang boksingero na naging undisputed champion sa heavyweight division kung saan pinagharian nito ang WBC, WBA at IBF heavyweight title mula 1987 hanggang 1990. Si Tyson din ang pinakabatang heavyweight champion sa kasaysayan ng boxing. 20 anyos ito nang talunin nito ang nooy WBC heavyweight champion na si Burvick sa pamamagitan ng second round technical knockout. Mike Tyson on his way to becoming one of the youngest heavyweight champions of all time. Bangs the body. Wow! That uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook and he goes down! He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are! As Trevor Burvick falls back in the rope. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart. But his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted out. It'll be scored as a knockout. Matapos maging heavyweight champion noong 1986, ay nagkaroon pa ng siyam na sunod-sunod na panalo si Tyson kung saan naging undisputed at lineal heavyweight champion ito. Kasabay ng pagsikat sa buong mundo at taas ng naabot ay dumanas din ng matinding pagsubok sa buhay si Tyson na nagsimula nang mamayapa ang coach at tinuturing nitong ama na si Cass D'Amato. Taong 1990 ay nakatikim ng kauna-unahang talo si Tyson nang makaharap nito ang underdog na si Buster Douglas kung saan tinaguri ang most shocking upset in boxing history, ang 10th round knockout loss ni Tyson. He may not be able to recover. It's up to 7 and 8. He's not gonna make it. Taong 1991, isang taon matapos ang di malilimutang first knockout loss ni Tyson, ay nasangkot naman ito sa kasong panggagahasa sa isang 18 anyos na babae. Kung saan sinintensyan ito ng 6 na taon na pagkakakulong at 4 na taon na probation. Habang nasa kulungan ay ibinuhos naman ni Tyson ang kanyang oras sa pagpapakondisyon ng kanyang katawan kung saan ayon sa balita ay ibinuhos ni Tyson sa pagbubuhat ang kanyang oras sa kulungan dahil hindi ito makapag-training ng boxing. Matapos ang 3 taon ay nakalaya na ng kulungan si Tyson na mas maaga sa dapat ay 6 na taon na pagkakakulong dahil sa parol ay ginawad sa kanya. August 19, 1995 nang makaharap ni Tyson ang tinaguri ang Hurricane na si Peter McNeely, ang boksingero na nagtangkang balasubasin at nagawa pang trash talking si Tyson na tila hindi man lang natatakot sa posibleng mangyari sa kanya kapag nagkaharap na ang mga ito. Bago ang laban ay sinabi nito na gugulpihin niya si Tyson kapag nagkaharap na silang dalawa. I'm Hurricane Peter McNeely from Medfield, Mass. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. But if you haven't made your pay-per-view arrangements yet, make them soon. Because remember what happens when I wrap you in my cocoon. Kampante nga si McNeely na matatalo nito si Tyson dahil na din sa 3 years inactivity nito na nooy sinasabing wala na sa boxing ang focus at hindi na ganoon kaseryoso sa training. Hindi din naman basta-basta ang record ni McNeely na may kartadang 36 wins, 30 by knockout at isa lamang ang talo. Habang ang 21 knockout win naman ito ay puro sa first round lang ang inabot.
habang ang kagagaling lang ng kulungan na si Tyson ay may record of 41 wins with 36 knockout habang isa lang ang talo nito. Bago pa man magsimula ang laban ng dalawa ay tila naiilang na si McNeely dahil sa titig pa lang ni Tyson ay parang gusto na nitong tapusin ang laban kahit na hindi pa sumusuntok. This is Nevada state rules only. Any protect yourself at all times. I expect a tough, clean fight. Any questions from McNeely's corner? Any questions from Mr. Tyson's corner? Let's get it on! Ating balikan kung paano pinakain ni Tyson kay McNeely ang mga trash talk na kanyang binitawan bago ang laban. Round 1 pa lamang ay gusto ng patunayan ni McNeely na kayang-kaya niyang makipagsabayan sa lakas ni Tyson. Seeming to just hang back there waiting for that one shot. He isn't moving and he's letting McNeely get away with an awful lot of pounding. 1 minute gone by. McNeely has already been down. I'll tell you what, Steve. Nothing but brawling. McNeely's given a good account of himself already. Knock that shit off. Come on. Let's go. Mills Lane said stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook, a right up, and that down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. He's very hurt. He can barely stand up. In this fight, he's got about 30 seconds left. They want Tyson to go to the neutral corner. What's going on? The round is still going on. That was not correct. That was not correct. That was not correct. He quit. That's it. He quit. McNeely has quit. He didn't quit. His corner threw in the towel. He didn't quit at all. McNeely didn't quit at all. His corner didn't quit at all. He put his heart out. This is tantamount. Dahil sa takot ng corner na mapahamak pa ang kanilang boksingero, ay agad nang umakyat sa lona ang mga ito matapos bumagsak ng pangalawang beses si McNeely. Dahil sa ginawang ito ng corner ni McNeely, ay dinisqualify ito sa laban at hindi na pwede pang ipagpatuloy ang laban. Dismayado naman si McNeely sa ginawa ng kanyang corner, subalit kung titingnan nga ay mas mabuti pang sumuko ang mga ito kaysa sa mapahamak pa si McNeely sa damage na tatanggapin ito kung magpapatuloy pa ito sa laban. Maging ang mga manonood ay dismayado din dahil sa hindi naman lang tumagal ang laban. Hindi din napanindigan ni McNeely ang sinabi nitong gugulpihin niya si Tyson kapag nagkaharap na sila.